episode 10. Ben? It's good. Isang napagpalang na... Hindi gumana yung mic. Sa mga pagpalang magkasunod ng mga kapatid. Hey! Amen! Hey! Nandito naman tayo sa ating Friday's call. At maraming salamat sa Panginoon. At din ako na umuwi tayo sa ating bahay panambahan. Pagpatuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen! Amen! Amen. Sa ating mga Lord's Life Live. At kumusta kayo mga kapatid? Amen! At tayo po'y dadako na sa ating Friday's call. Tayo po'y tumayo at umawit. Pangunahan natin kapatid si Brother Eric. Amen! Okay! Salamat, Brother Andy. Mali, mga kapatid, debut na tayo na at tayo awit para sa Panginoon. Amen. Mansions over the hilltop. Amen. First one, ready. Brother Andy, please. Masyado pala kasi po ano, yung kapatid yung gitara. Okay, first one, ready? Ready. I'm satisfied with just the cottage below. Spirit free in the wonderful grace of
Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon. You gathered us once again. Andito po kami in order to hear the words and to study. And we pray, O God, through the Holy Spirit of promise, we understand the words. And we pray, O God, that all what we have studied, Panginoon, ay manatiling buhay sa aming mga sarili, Panginoon. And we pray that we learn it. And we will grow in grace. And all these things we thank you and pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Amen. Sa ating pag-aaral, patuloy, about the study of the Bible, study of the scripture. Okay? Yet atras mo, bro? Okay, yes. Okay. So mga kapatid, yung pinag-aralan natin last week, kung maalala ninyo, okay, when it comes to canonization of the Bible, what are those four tests in order to accept that the Bible or that scripture is really the scripture of God? Alam niyo, the writers, acceptance, the ano pa, the contents, and the last one is what? The inspiration. Yung apat na pagsubok na yun, mga kapatid, yan po dapat ang susulit sa isang scripture para mapatunayan na yan talaga ay scripture ng Diyos or inspired by God. Okay? Dahil otherwise, tatanggapin natin lahat ng mga panulat. Maraming mga panulat eh. Katulad yan, sa Numbers 21:14, it is written in the Bible, but it is not canonical books. Kaya nga sabi dyan, non-canonical writings of the Old Testament, yung tinatawag na the wars of the Lord, the book of the wars of the Lord. May nakasulat doon, the book of the wars of the Lord. Wars of the Lord, di ba? Sa Numbers 21:14. And yet, there is no books included
dito sa ating Bible na tinatawag na the ark. Buksan ninyo yung mga libro doon sa Book of the Wars of the Lord. Yung iba nga, mayroon sabi, sino si King Hezekiah? Magaling na ano daw yan. Yung ano daw, yung may request sa Panginoon na humaba yung kanyang buhay at pinaatras ng Diyos yung araw. Okay? Parang katulad ni King ni Joshua. Sabi ba naman na nagsabi ng preacher, sige, buksan ninyo doon sa Book of Hezekiah. Ganon-ganon kami sa Book of Hezekiah, bro. Wala kami makita. Wala naman eh. Ano yung mga ganon? Alright? Nakuha na ibig sabihin, there are non-canonical books written in the Old Testament, yet it is written, it is accepted na to be written in the word, in the words of God. But there is no such kind of books. Maybe maraming nasulat doon na hindi talaga lumusot or hindi pumasa doon sa poor test, yung tinatawag na the barometer when you are going to talk about the canonization of the Bible. Okay? Doon sa Book of Joshua, may Book of Jasher. Who is Jasher? Di ba? We cannot be able to hear so much about Jasher. The Acts of Solomon. The Acts of Solomon, parang the Book of Acts lang. The Acts of Solomon, there is no such kind. There is book, but it's not accepted. Mayroon tayong Book of Ecclesiastes, the Proverbs, the Book of Ecclesiastes, the Songs of Solomon, they are accepted. Okay? And then, mayroon ding the books of Shemaiah. Shemaiah is the prophet. The story of the prophet Iddo. Si prophet Iddo, okay? Oh. Pero wala tayong libro na ganoon. The books of Jeho. The books of the kings of Israel. The book of the kings of Israel, mayroon ng ano eh, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, and 1 and 2 Chronicles. The Book of Kings and the Books of Chronicles, parallel yung dalawa na yan. Okay? The Chronicles is written by Isra. Okay? And the 1 and 2 Kings is written by andun sila si Samuel, na sumulat noon, si Prophet God, and Prophet yun pang may mga writer pa doon. Alright? Alright? So, today, we are going to talk about the extent of the Old Testament canon. Extent, may extension ba? Para bang may annex kung tawagin. Alright? In the Old Testament canon, in canonization of the Old Testament books, alright? How many books in the Old Testament? As you know, ilan ba? 30? 30? 33? 33? Ilan? Magkawag-kawag, hindi ko limitan. 39 plus 27. 39 in the old, 27 in the new. Okay? Oh. Alright? Anong mga libro yun sa Old Testament? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Joshua, Judges, Ruth, and 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Job. Okay. Okay, Nehemiah, Ezra, Nehemiah, ano lang yan eh. Ayan, Kings, Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther. Esther. Yun ang, then Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, ano ba? Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Haggai, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikarayahan ng Malakay. Okay. Kailangan mamemorize natin yan. Alright. Now, there are extent of the Old Testament canon. Yung mga extension niya, ng mga pinag-usapan. At ito ay tinatawag na the apocrypha question. Okay, remember, anong ibig sabihin ng apocrypha? Ito po yung mga furious books. Yung mga furious books ko tayo, or mga, hindi ba mga, kwan ba? Hindi ba mga, kung idaan mo sa poor test na yon, ay hindi talaga siya papasa. Pero, may tumatanggap. Ganun. In the books of apocrypha. Okay? So, yung may apocrypha question, okay?
However, sabi dyan, scripture itself defines the limit of the Old Testament canon. Now, explain natin ito kasi para hindi tayo maligaw. Kasi alam ninyo, may mga question na tinatawag na apocrypha questions in the Bible na ginagamit ng ibang mga grupo. At pagka tinanong tayo, pag hindi natin alam, talagang mahirapan tayong madipinsahan yung ating pananampalataya. Or mahirapan tayong madipinsahan yung Biblia natin. Okay? Kasi, alam nyo, yung mga iba lang mga magagaling, may mga ano, may mga grupo ng mga magagaling. Magagaling din sa Biblia. Na hinahanap yung mali. Hindi nila pansinin yung mga tama. Okay lang yon. Ang hahanapin nila ngayon yung mga mali sa Biblia natin. Okay? Ngayon, magtanong ka rin, bakit yun naman pinayagan ng Panginoon na isulat yan, ganito, ganyan? Okay? Simple lang po. Ang Biblia, hindi po yun binigay sa atin na parang pagkain na isungalngal na lamang sa atin hanggang sa maging bata pa tayo, binibigay tayo, spoon feeding. Pag-graduate natin ng grade 6, spoon feeding pa rin. Pag-graduate natin ng high school, spoon feeding pa rin. Pagdating natin ng college, graduate na tayo, damulag na. Imbis na hindi tayo bunjing, spoon feeding pa rin. Hanggang sa tumanda ka na lang, mamatay ka na lang, spoon feeding ka pa rin. Hindi po ganon. Ang Biblia, binigay po sa ng Panginoon sa atin yan in order for us to what? What? Study. Okay? And if you are going to study the Word of God, you must be a student of the Bible, not a casual reader of the Bible. Okay? Now, okay. Basahin ang pag-aral. Sa Matthew chapter 23, verse 35, and Luke chapter 11, verse 51. Okay? Kasi yung may mga magagaling sa Bible, okay, maaaring itanungin sa atin to, ano sabi? Si Jesus Christ ang nagsalita dyan. Okay? Ang sabi ni Jesus Christ, that upon you, sinong pinapatunayan dyan? Mga scribes and the Pharisees. Doon sa whole context na yan, ang pinapatungko, ang kausap ni Jesus Kristo yan dyan, ay mga eskriba at ang mga Pariseo. Alam naman natin yung mga scribes and the Pharisees, including the Sadducees, that they are against the Lord Jesus Christ. Kontrayan kay Jesus Kristo yung mga grupong yan eh. Bakit? Kasi hindi naman sila niniwala kay Jesus Kristo eh. That Jesus Christ is the Son of God, Jesus Christ is the Messiah, Jesus Christ is the King of the Jews, hindi sila niniwala doon. Bakit? Kasi ang gusto nila, someone that may pakawalan sila mula sa Roman Empire. Yun ang hinahanap nila eh. Okay? Na tinatawag na liberator. Okay? Yun ang hinahanap nila, yun mag-liberate sa kanila from their oppressor. Pero sadly, ang tingin nila kagad kay Jesucristo, si Jesucristo kasi sumakay agad sa asno, sa donkey. Dapat pag-liberator ka, King of the Jews ka, dapat, ang sinasakyan mo dapat, kabayo. Kabayo nga naman sinasakyan. Siyempre, normal naman. Kabayo, maliit nga lang kabayo. Oo. Pero hindi yung panggira eh. Yung donkey, hindi man panggira. Saan ka makahanap na panggira ng donkey sa nasakyan? Wala naman, di ba? Okay? Mabagal yung donkey. Pero ano lang yan. Pero pag heavy load, kaya niya. Okay? Yan ang pagkakaiba. But it symbolizes really the humble servants. That's why the Lord Jesus Christ doon sumakay. Okay? A colt of an ass. Bakit? Bata. Kasi it symbolizes the humility of the Lord Jesus Christ. Bakit? Dumating kasi siya dito sa mundo ay bilang isang Savior. Okay? Sa pangalawang pagbalik niya, of course, sa kabayo na sasakay. Okay? Now, may binanggit si Jesus Christ. Ang sabi niya sa mga scriba at sa mga Pharisee, sabi niya, that upon you may come all righteous blood shed upon the earth. Ibig sabihin, you will be guilty. Guilty po kayo sa mga dugo na dumanak. Parang ganon. At kuninta talaga ni Jesus Christ. Sabi niya, from the righteous blood of Abel, mula kay Abel talaga, kay Abel. Bakit?
ang ganong kaisipan kasi rin ni Cain na patayin ay kaisipan ng mga scriba at Pharisee. Okay, nakita ninyo? Kasi ang gusto ng mga scriba at saka mga Pharisee, patayin si Jesus Christ, tama? So, the same character of Cain killing or guilty of the blood, of the righteous blood of Abel. Okay? Guilty. Bakit? It is the work of the wickedness. Eh. Okay? And then, kwinintahan ni Jesus Kristo mula sa dugo ni righteous Abel hanggang kay Zacharias, son of Barakias. Okay? Zacharias, son of Barakias. Okay? In the Old Testament, Zechariah, son of Berekiah. Bakit? Hebrew word yun eh. In the New Testament kasi, Greek word eh. Okay? Zacharias, son of Barakias. Whom ye slew? Pinatay ninyo between the temple and the altar. Ibig sabihin, pinatay niyo si Zechariah doon mismo sa sanctuary. Okay? Oh, saan kayo makahanap na isang pastor pinatay dito sa pulpit? Di ba? Parang ganun, no? Bakit lang pinatay yun? Kita natin ang istorya. At dito sa kwento ni Jesus Christ mismo, pag hindi niyo aralin, pag itinanong ninyo, pag mayroong magtanong sa atin dito, pag hindi natin aral ang kwento dito, madadali tayo. Okay? Madadali tayo. Oh, ibig sabihin, hindi mo alam kwentong yan. Kasi si Jesus Christ, Zacharias, son of Barakias, pero napinatay, yung taong yan napinatay doon sa templo. Ngayon ang tanong, sino yan si Zacharias, son of Barakias? Okay? Napinatay doon sa templo. Dahil ang kwentong yan, pag hindi mo alam, ay mamimiss up ka. O ano yung tinutukoy mo, brad? Yan ba si Zechariah ay si Book of Zechariah ba yan? Na Zechariah the prophet? Oh, yan ang tanong dyan. Oh, kasi Zechariah son of Berekiah eh. Okay, so umpisa natin. Sa Book of Luke din, binanggit din ni Luke na sinabi ni Jesus Christ, from the blood of Abel unto blood of Zechariah, pero hindi na nilagyan ni Luke ng ano? Zechariah son of Berekiah. Hindi na binanggit, kundi Zechariah lang. No. Which perish between the altar and the temple. Verily I say unto you, it shall be required of this generation. Ibig sabihin, mayroong binanggit si Jesus Christ na isang tao, Zechariah the son of Berekiah, na pinatay sa templo. Ang tanong, sino yung taong yan? Kasi yan ay isa sa mga tinatawag na the apocrypha question. Okay? Right. Sundan ninyo ang kwento ha. This verse speaks of the blood of the Old Testament martyrs from Abel. Sa kay Abel, wala tayong question doon. Alam na natin si Abel eh. Wala na may, iba pa bang Abel sa kwento sa Biblia? Wala na. Napinatay ni Cain. Nag-iisa lang yan doon sa Book of Genesis. Tama? Okay. Pero ang pangalawa, ang question natin dito, okay, ang apocrypha question dito, yung si Zechariah. Okay? Now, sa 2 Chronicles 24, 20 to 21, in the Old Testament, doon sa book of 2 Chronicles, tingnan natin. Sino si Zechariah? Si Cain, alam na natin yan. Si Zechariah. Ito yung si Zechariah na pinatay sa templo. Okay? Si Zechariah na pinatay sa templo. Ngayon. Kasi sabi, remember, ano sabi ni Jesus Christ ganina? Sa Zechariah, son of Barakias. Tama? Okay. Na pinatay ninyo sa templo. Okay. In 2 Chronicles chapter 24 verse 20, and the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada the priest. Nag-iba na. Dapat son of Barakias dyan. Okay? Kaya kasi ang question dito, yung Zechariah the son of Jehoiada the priest and Zechariah the son of Barakias, is this refer to a same person? Kasi sabi ni Jesus Christ, pinatay niyo sa templo eh.
Alam nyo, pagbasahin mo itong whole context dito sa 2 Chronicles chapter 24, 20 and 21, yung pinatay sa templo, si Zechariah na the son of Jehoiada the priest. Yun ang pinatay sa templo na binanggit ni Jesus Christ. Pero ang banggit niya, Zechariah, son of Berechiah. Tama? Pero ang binanggit dyan, Zechariah, son of Jehoiada the priest. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Ngayon, alam niyo na kung sino yung Zechariah na pinatay sa templo. Sino yan? Zechariah, the son of Jehoiada the priest na pinatay sa templo. Pero ang banggit ni Jesus Christ, Zechariah, son of Berechiah. Okay. Now, doon sa Zechariah, binanggit yung Zechariah, son of Berechiah. Okay? So ngayon, pagka hindi ka estudyante ng Biblia, pag may magtanong sa atin nito na tinatawag na apocrypha question, talagang maliligaw ka. Paano mo ngayon i-reconcile? Ang banggit ni Jesus Christ, si Zechariah, son of Berechiah, pinatay ninyo doon sa templo. Pero ang pinatay doon sa templo, Zechariah, the son of Jehoiada, the priest. Pero yung binanggit naman Zechariah, son of Berechiah, si Zechariah po yan na propeta. Magkapareha ba yung dalawang tao? Hindi. Bakit? Yung si Zechariah na son of Jehoiada, doon po yan sa panahon ng mga Chronicles na hindi pa sila captive sa Babylon. Ito si Zechariah, yung Zechariah the prophet, na the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, sila po yan nung they return after the captivity, 70 years after, from Persia, King Cyrus, return to Jerusalem. Kasama sila ni Isra at saka ni Himaya. At si Zechariah yan na Zechariah the prophet, ay ipinanganak po yan sa Babylon. Doon po siya pinanganak. So, hindi siya magkaparehong tao, yung Zechariah, the son of Jehoiada, doon sa 2 Chronicles, kasi pinatay na nila doon sa templo eh. Eh, paano yung Zechariah? May ibang Zechariah yon na doon sa Babylon at nakabalik, napunta ng Persia, tapos nakabalik patungo sa Jerusalem. Ngayon, how you will going to reconcile now the word of Jesus Christ? Nasabi niya, son of Berechias, okay? Zechariah, the son of Berechias, here he is referring to Zechariah, the prophet. Okay? And then, si Zechariah doon sa book of Zechariah, nahirapan naman tayong maghanap ng nahirapan tayong maghanap ng versikulo na magsasabi na yung binanggit ni Hesukristo na Zechariah pinatay sa templo. Si Zechariah na the prophet, iba po ang kamatayan niya. Okay? So now, na-establish natin ngayon na si Zechariah na binanggit ni Jesus Christ. Okay, balik tayo doon. Doon sa pula. Yan. Balik tayo dyan. Sa kwento ni Jesus Christ, na tinatawag na apocrypha question, na si Zechariah, sabi niya, guilty kayo sa pagpatay o sa mga dugo na dumanak, nagmula doon kay Abel hanggang kay Zacharias, son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Okay. How you are going to digest that word now? Para hindi kayo maligaw. Para pag may magtanong sa inyo, tingnan mo yung Bible mo, brad, may inconsistency. Bakit? Pakita ko sa iyo. O, sino yan ang son of Barachias? Ngayon, kung hindi mo alam, balik na ngayon. Parang ganun. O, di ba? O, paano mo paniwalaan yung Biblia mo? Paano mo sabihin na yung Bible mo ay inspired? Mayroong inconsistency. Di ba? Pero ang Bible natin, mga kapatid, walang inconsistency yan. Okay?
Now, ganito. Oh. Simple lang. Pagbasahin mo yung buong bersikulo na yun, kapatid, ang ibig iparating ni Hesukristo, ano? Ganyan kayo, ganyan dapat ang interpretation nyo. Ano ang ibig iparating ni Hesukristo dyan? Okay? Ano? Na kayo, guilty kayo, kasi may, remember, itong mga ito, scriba, Pharisees, they are planning to kill Jesus Christ. Okay? They are planning. Kaya, ang ginawa ni Hesukristo, parang, pinapamukha sa kanila na ito naman talagang ginagawa ninyo. Guilty kayo. Okay? Sa mga dugo na dumanak, bakit? Ito rin dito mga ito ang nagpa-plot or pumapatay ng mga ano to eh, yung anti-Christ kung tawagin to eh. Ayaw kay Kristo. Ayaw sa mga manampalataya. Kaya doon sa Old Testament, pag nakarinig sila ng preaching or about the Word of God at nasaktan sila, ang ginagawa nila, ang mga propeta, pinamamatay nila. Okay? Yun ang tinatawag na they are guilty of it. Now, sa pagiging guilty, sa mga dugo na dumanak, yung mga martir noong unang panahon, the prophet, the priest, or the people of God, okay? Nag-umpisa kay Abel at ang sunod ay ang mga propeta, okay? Na kung saan hanggang sa kay Malakay. At ibinanggit dyan, una, si Zechariah, na Zechariah the son of Jehoiada, the priest, pinatay lang sa templo, at ang mga sumunod ay si Zechariah, son of Berechiah. Now, we don't know how son of Berechiah was been killed, or paano pinatay. Okay? So, ngayon, makikita nyo, kapatid, okay, parang ang pag-interpret ninyo, parang hatiin mo siya sa tatlo. Kung sino yung pinatay ng mga Parisi. At mga, kung sino yung pinapapatay nila, yung mga ganong klaseng kaisipan ng mga Parisi, no? In the Old Testament. Katulad mga hari. Ang hari, pag nakarinig ng salita ng Panginoon na again sa kanila, ginagawa nila, pinapatay nila yung prophet. O, di ba? Ganon yung ginagawa nila eh. That's why they are guilty of the martyrs, the blood of the martyrs. Una, si Zechariah, san, kumbaga, ang mga tao na nagmula kay Abel hanggang sa kapanahonan ng mga propeta at may kama na whom is low between the temple and the altar, referring to Zechariah, the son of Jehoiada the priest, and also the prophets, hindi lang kay panahon nila ni Zechariah, kundi sa panahon ng mga book of Isaiah, book of ganito, ganyan, may mga propeta talagang pinamatay dyan. Okay? Ganyan. Okay? So, pag tinanong kayo, o apokrypha question, si sabi ni Jesus Christ, son of Berechias, whom is new? Pero ang pinatay doon sa templo, o simple lang, nahiwalay naman yung kamay. May kama na alam ninyo kasi, mga kapatid. Okay? Pag pinag-usapan natin yung hermeneutics interpretation of the Bible, kaya napakahalaga ang King James Bible na hawak ninyo. Bakit? Dahil pagka tinanggal or inumit ninyo even the period or the comma or the semicolon, mag-iiba ang meaning ng bersikulong yan. Ngayon, dyan, kung walang comma dyan, maliligaw ka, mag-iiba ang meaning niyan. Ang ibig sabihin na ngayon, si Karayas, ang pagpatay talaga, si Karayas the son of Barakias na pinatay ninyo kung walang kama. Buti na lang may kama siya. Nakuha ninyo? Amen. Dahil ang kama ang magbibigay ng hint sa inyo na whom ye slew between the temple and the altar refers to another person. Oh, son, si Karayas, son of Jehoiada the priest, at yung mga tao sa kapanahonan ni Zechariah, son of Berechiah. Kasi, ang tinutukoy naman talaga doon sa naunang sentence ay, you are guilty of the blood of the martyr. Hindi yung, you are guilty of killing Zechariah, the son of Berechiah. Tama? Okay, nakuha niya?
Malalim na aral na. I hope you can digest it. Okay, sinisimplify lang natin ang paliwanag. Yung mga matatalino dito, kaya ang intindihin yan. Alam mo po naman, mga matalino kayo eh. Tama ba? Oh, lalo na si Tantan. Yeah. Si Tantan sigurado yan. Lalo naman, Brother Jojo. Yeah. Ano ba, Brad? Ay, kung ano bunga. Di ba? Alam mo, natutuwa ako pag ang isang bata matalino. Okay? Tapos kaharap ko, kasi makukuha na yung mga lingwahe na ibig natin yung mga pagbinibitawan natin, makukuha na yung may intindihan. Okay? Kaya sayang, mag-aral ka tayo ng mag-aral. Okay? Amen? O, oh, anong ibig sabihin na apokrypha? Di ba? Yan, apokrypha questions yan. Okay? Apokrypha questions. Ano yung apat na ano pag-aral natin? Yung apat na ano? Don't tie it as in. May apat na binanggit eh. In the Old Testament, when we are talking about canon, okay, canonization of the Bible, mayroong tinatawag na apat na ano? Homologomena. Oh, ayan. Ano? Homologomena. Homologomena. Meaning to say, the canonical books accepted by all. Yung mga na-canonized na Biblia, katanggap-tanggap ng lahat. So ito na, alam natin kung anong katanggap-tanggap, King James Bible. Tapos mayroong mga canonical books disputed by some. Bakit? Na-canonized pero questionable. Yon ang term na tinatawag na antiligomena. At yung apokrypha na lagi nating naririnig. Kasi marami mga apokrypha books. Literon, ano natin yung mga apokrypha books. Mayroong Tobit. 15 yun, 15 kalibro. Actually. Okay? Tobit is first and second. Er is dras. The Bell and the Dragon. Mayroong ganon. May Tobit, Inok. Basta mayroong mga ganon. Mga libro. Makuha natin yan. Okay? The Songs of Susanna, the Prayer of Manasseh, mga ganon. Tapos, ang apokrypha, ano? Spurious books or fake books. Fake books accepted by some. Okay? At ang last, ang pseudepigrapha, spurious books rejected by all. Ay, talagang hindi talaga katanggap-tanggap yung mga librong yan. Okay? Kaya mahalaga mga kapatid ang pag-aaral natin. So alam natin ang ibig sabihin ng apokrypha question. Kasi from the word apokrypha means question, furious, fake, okay? Na hindi talaga tinanggap ng iba. May iba kasi tumanggap eh. Katulad ng sa Catholic, tinanggap kasi nila. Tayo hindi eh. Hindi naman tinanggap ito. Wala dito eh. Kaya no wonder, huwag kayong mag-question na bakit may purgatory sa inyo. Kasi po, nabanggit sa kanilang libro. At mayroon kasi silang apokrypha books. Tayo wala naman eh. Hindi natin makita dito. Tama? So, pagdating sa topic na ito, yung apokrypha question. Naintindihan niyo na? Mayroon pa akong gusto ninyong gusto ipakita eh. Hindi na si apokrypha question ha. Kundi it's as a matter of study. Mayroon doon, kung maalala ninyo doon sa Book of Second Kings at saka, I'm sorry, sa Book of Second Kings at saka Book of Second Chronicles, mayroon kasalanan si ano, bago tayo Brad, tingnan natin bro, para maintindihan nyo lalo. Okay. Second Chronicles, Brad. Ay, mali. Second Samuel, Brad. Ha? Para maintindihan nyo. Mayroon pa ako ipakita sa inyo eh. Na pagka hindi kayo aral, pagka may magtanong sa inyo, ay talagang mahirap talaga naman. Kasi yung ibang mga magaling sa Biblia, huhulihin ka sa mali mo eh. Oo. Tapos, pag nahuli ka na sa mali mo, sunod nilang questionin yung libro mo. Ganon ang ano nila. Okay.
Doon sa 2 Samuel chapter 24, brad, at sa verse 1. Okay. Ano sabi diyan? Bantayan ninyo, ha? Bantayan ninyo. And again, the anger of the Lord. Kaninong galit? The Lord. Okay. Was kindled. Bakit? Binilang kasi ni King David yung puwersa niya, yung military niya. Ayaw ng Diyos yan. Bakit? Kasi King David inclining to depend on his military power than the Lord. Okay? Kaya nagalit ang Diyos yan eh. Tingnan niyo ang word. Tingnan niyo word. Gusto ko, tingnan niyo yung word. And again, the anger of the Lord was kindled against Israel and he moved David against them to say, go, number Israel and Judah. Nakuha ninyo yung sabihin? Oh, sa one lang tayo, brad. Okay? Ano sabi dyan? The anger of the Lord was kindled against Israel and he moved David. He moved David. Take note. He moved David against them to say, go, number Israel and Judah. Now, open in 1 Chronicles, brad. Chapter 21. 1 Chronicles. Okay. Chapter 21. Ano nakita nyo ngayon? And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Di ba? Napansin ninyo, kapatid? Don't suffer, don't suffer. As in Samuel, it was the Lord. Balik again, brad. I-click mo lang doon. Mayroong ano dyan, atras dyan, yan. And again, the anger of the Lord was kindled against David. And he moved David. He moved David. He refers to the Lord. He moved David to number. Balik tayo doon sa ano? Oh. Ano sabi? And Satan stood up against Israel and provoked David. Ngayon kung hindi ka-aral talaga, kung talagang casual reader of the Bible ka, at may magtanong sa inyo, parang katulad ng apocrypha books, madiscourage ka sa Biblia mo. Sabihin ngayon ng kausap mo, huwag mo akong anuhin sa Bible mo, tapos paking James Gingin's Bible ka. Tapos tingnan mo, there is inconsistency. Kanina Lord, ngayon Satan. Gusto niyo malaman kung paano ipaliwanag? Okay? Gusto niyo malaman kung paano i-reconcile? Kasi ang Biblia, kapatid, walang inconsistencies yan. May pagkaano yan? May pagkakaunawaan ng bawat isa dyan. Ngayon, kung hindi ka-aral of the doctrine of God, yan. Maligaw ka dyan. Okay? Ganito yan. Gagamit tayo ng illustration para maliwanag. Okay. Alam ninyo, do you believe that everything in this world, it is by God? Amen. Tama? Okay. And do you believe that God, even God, can create evil? Do you believe in that? He can create evil against you. And he will use somebody to create evil against you. He will use anybody. Okay? Kasi, napag-aralan mo sa doctrine of God na ganun ang sovereignty ng Diyos. Sovereign power of God yan. Even Satan, he can use Satan to chastise you, to discipline you. Okay? Would you agree in that? Okay. Now, ganito. Doon sa dalawang bersikulong yun na pinakita, doon sa unang bersikulo, ang Diyos moving David. Yan. God moving David to number. Dito naman, it is Satan
stood up against David to provoke. Now, very simple, para sa akin, very simple explanation. Using all those words, I can say, it is God, okay? Because he see that David is trying to number and trying to defend his military power, and he forgot. He forgot how he killed Goliath when he is dependent on God using that rock. Okay? He forgot. Okay? Kasi yung main bottom line doon, yung pinaka bottom line, how is your dependence? To your military power or to your God? Okay? So, paano mo i-reconcile ang dalawang ito? It is God who used Satan to number his military power. It is God who used Satan to number the military power. Okay. Bakit ganon? Bakit ginamit niya si Satan? May nauna na. Nakita na ng Diyos na ang puso ni King David, he will go after numbering his military power. Okay? Nakita ninyo? Okay? Naintindihan ninyo? Remember that even Satan is subject to God. You remember, Joe? Ang sabi ni Satan, oh, kasi pinagpala mo yun eh. Oh, ano sabi ng Panginoon? Okay, do. Gawin mo kung anong gusto mo kay Job. Pero huwag mo lang kitilan ng buhay. Huwag mo lang kitilan ng buhay. Gawin mo kung anong gusto. So ganito yan. Illustration. Sa korte, mga kapatid, may judge. Tama? May hukom. Tama? May judge. May huwes. Ngayon, mayroong akusado. At ang akusado ngayon, mayroong nagdi-depend sa kanya. Mayroong nag-akusa at mayroong ding nagdi-depensa. Ang judge ay ang Diyos. Okay? Ang akusado dito, si David. Okay? Si David. At mayroong magdi-depensa sa kanya at mayroong ding magpapahayag laban sa kanya. Okay? Now, when everything is done, may nagpipresenta, may argumento dyan, ganito, ganyan, it is God ngayon who will going to decide. Okay? It is God now will going to decide why David must be punished. Kasi ang nangyari dyan, after this scene, pagkatapos kasi ng kasalanan ni King David na ito, pinapanis sila eh. Di ba? Pinarusahan sila. Okay? Pinarusahan. Ibig sabihin, even God can create evil, he can use Satan according to the justice of God being given. Yan. Alright? Nakuha niyo mo, kapatid? Malalim niya tawa na. Nakuha. Brother Tantan, nakuha mo? I'm asking you. Because I know you are matalino. Okay. Naintindihan mo, Brad? Okay. Gusto ko maging pastor yan eh. Amen. Okay? Kasi alam ninyo, ang pagiging pastor, bitahi pagka may ano eh, magmay ano ka na. Hindi katulad namin ba, nahirapan kami. Okay? Ganun mga kapatid. Okay? So naunawaan ninyo apokripa questions. Marami pang mga, ano Brad, mga nakasulat sa Biblia na pagka hindi ka-aral talaga, inconsistency ang makikita mo. Mali ito ah. Bakit ganito sinulat? Ibig sabihin, you are questioning God. Lord, mali yung word mo. Dapat tamang akin. Ganon bang ibig mo sabihin? Hindi po eh. Kasi ang Biblia talaga natin,
Tama po yan. Ako, nung nakita ko yan, bakit nga ganito naman? Tama nga naman. Bakit ganito sinabi ng Panginoon? Ah, binasa ko ulit. Ah, saan bang ano dito? Tingnan ko. Oh, basa ko pa ulit. Bakit ganyan talaga? Tapos titingnan ko palayo, titingnan ko palapit. Ganon. Tapos, tingin ka sa mga ano, kung maganda, mag-research ka. Oh, ganon. Tapos, pag isa-isahin mo yung nakita mo, ano bang tamang paliwanag dito? You will later on come out of the best answer. Okay? Bakit? Because it is God who will guide you to understand. Okay? Katulad ng tithings, may question dyan. In the New Testament, there are, binanggit dyan eh. Na pagka hindi ka rin, hindi ka magaling sumipat ng mga ano, yan pagsipat ng mata yan eh. Pagtingin ko dito, kakabasa ko nung katulong binanggit ni Jesus Christ, baliktas ng pag-aaral brad, nakita ko, may kama naman pala. Ano ba naman yan? Bakit di ko nakita ka agad? Oo. Katulad ng tithings. Sa New Testament, wala naman tithings eh. Pero may binanggit ang Diyos about tithings. Hindi ibig sabihin na porkit binanggit na ng Panginoon ang tithings, ano, may tithings na rin. Bakit? Ang tithings, it is in the law. And the law of God, the law of Moses already ended when Jesus Christ died on the cross. Right. Now, how are you going to explain about tithings in the New Testament? It is giving na. Kaya nga, ang sabi natin, there is a blessings in giving, in grace of giving. Okay? Dahil kung sundin natin ang tithings talaga, 30% po lahat hanggang 40%, hindi 10%. Maraming tithings sa Old Testament. Ngayon, kung yun ang basihan mo pagdating New Testament, eh nangungupit ka lang talaga. Ang sabi ng Diyos, you're not God. Bakit? In tithes and offering. Bakit? Hindi kompletong tithings yun eh. 10% lang talaga eh. Dapat 40% yan eh. Oh, you're putting the yoke of your members. In the New Testament, it is not tithings anymore. It is giving. Kung pinagpala ka ng marami, magbigay ka ng marami. Kung pinagpala ka naman ng kukunti, oh, hindi, magbigay ka ng kukunti. Nasa sa'yo. Basta importante, ang puso mo, kapatid, sa pagbibigay. Amen. Amen. Doon. For God, love it, a cheerful giver. Ganun yun. Nakuha niyo, ibig ko sabihin. There are some questions in the Bible na pag hindi tayo aral, maliligaw ka. Amen. About salvation. Ganun din. Pagdating sa salvation, di ba? Ang salvation natin, mga kapatid, is what? By faith in the Lord Jesus Christ. Huwag mo nang dagdagan pa. Huwag mo dagdagan ng gawa mo. Huwag mo dagdagan ng kayamanan mo. Huwag mo dagdagan ng religion mo. Di ba? Di ba? Ganun ang salvation natin. Wala na iba. Okay? Pero sa book of James, binanggit doon, faith without works is dead. Ngayon, kung hindi mo alam, i-reconcile yan, may magtanong sa iyo ng ibang grupo, ay brad, binanggit dito eh, faith without works is dead eh. Kaya ang faith ko dapat may works. Gagawa ako ngayon ng mabuti. Para masabi mo, ikaw ay ligtas. Paano mo ngayon i-reconcile yan sa ibang mga ano? Di ba? Nakuha ninyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Okay. So much for that. Oh. Now, dito tayo sa proofs of canonical authority of the Old Testament books. Ang mga prueba daw, ang mga prueba sa pagiging authoritative or the authority, okay, ng Old Testament books, yung Old Testament canons. Paano natin masabi na mga Old Testament canonical books, Old Testament books, na canonized books, ilang libro yon? Again, 39 books. Okay. They are canonical and they are authoritative. Paano natin mapatunayan na yung mga yan ay authoritative or authority or authority niya talaga ay dominance. Okay. The acceptance of the 39 books of the Old Testament as the authoritative word of God by the people of Israel is demonstrated by, number one, the reverential placements of the books. Bye, ito, tatama, guilty tayo minsan dito. Kasi yung mga Bible natin minsan, kalat na dito eh. Ako po,
Di pala ganun. Para mapatunayan natin na authoritative yung mga canonical in the Old Testament books sa paglagay pa lang o saan mo ilagay ang imong Biblia, dapat pa lang makikita yan. Paano? Reverential meaning. What reverent meaning? Reverence means respected. You have high regard on the Word of God. Ano una? The law was kept inside and beside the law was kept inside and beside the Ark of the Covenant. Saan ang uang ng Ark of the Covenant in the Old Testament? It is inside the sanctuary. It is inside the temple. Sa wilderness naman, tabernacle. Alright. So kung saan ang Ark of the Covenant, okay, nandoon po katabi ang salita ng Panginoon. Okay? Yung sa Old Testament tinatawag na the scripture, the books, the law. Okay. Deuteronomy 31:24-26, Joshua 24:26, 1 Samuel 10:25. So ganito pala, pagka may high reverence ka sa iyong salita na po yun sa Biblia, hindi po dapat mess up na kung saan-saan nilalagay. Dapat pala, nasa tamang lagayan. Halimbawa, pulpit, pwedeng dito lang siya nakalagay. Okay? Kaya sa bahay ninyo mga kapatid, dapat meron talaga tayong tinatawag na prayer room. Okay? Or isang lugar na kung saan nandoon ang libro mo, ang Biblia. Pagising mo sa umaga, kukuhain mo, abutin mo. Bakit? Mayroon kang high regard or high respect or high reverence sa salita ng Panginoon. Because in the Old Testament, it is placed inside and beside, inside the sanctuary, inside the temple, okay? Beside the Ark of the Covenant. Okay? In Deuteronomy 31:24, it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a books, in a book, until they were finished, that Moses commanded the Levites, which bear the Ark of the Covenant of the Lord, saying, take this book of the law and put it in the side of the Ark of the Covenant of the Lord, your God. What's purpose? That it may be there for a witness against thee. In the New Testament, sa atin sa panahon ngayon, it is the Bible bears the witness of our salvation, mga kapatid. Amen o ba? It is the Bible bears the witness of our testimony. Tama ho ba? It is the Bible that bears the witness of who you are. Pagpasok ngayon ng bisita mo, uy, anong mayroon ka? Ano to? Life Application Bible. Dami pang mga ganito. Bakit? Para madali kong mag-open kung saan banda. Oh. Why? It bears witness of who am I. Nakuha na ibig sabihin? Amen. And it bears witness of how we give reverence to the Word of God. Amen. Ngayon, kung ang libro mo, Biblia mo, nasa loob ng karton o nasa loob ng ano mo? Nasa loob ng lamisita ng kabinet mo. Tapos ang bago-bago pa. Kailan mo binili yan, Brad? 2001? Hindi na buklat. Bago ah! Pwede ko bang saulian yan? Bakit? Bago eh! O sige, Brad, saulian mo. Hindi ko nagamit yan eh. Yari ka na ngayon. Hindi mo nga naman basahan. Tapos may kwento si Pastor eh. Nilagyan ng $1,000 or ganito, ganyan. May nawala dito ang pira, Pastor. May nawala dito. Ikaw siguro kumuhan. Ikaw naman doon eh. Oo nga, ako nga naman. At nilagay ko doon sa Bible niyo. Oh, ha? Nandun ba? After 5 months. Oo, oh, doon nga.
Ibig sabihin, hindi nagbubuklat na. Yan naman ang, yan ang usapin doon eh. Hindi ka nagbubuklat eh. Kita mo yan? Ano ba yan? Mayroong bata, nag-graduate ng college. Ang tatay niya, oh, ang bata galit na galit. He's very spurious. Bakit? Pabira ang regalo mo sa akin, Bible? Bible? Ang gusto ko sa akin, ang gandang sasakyan, ang gusto ko eh. Bakit eh, Biblia ang binigay mo sa akin? Siyempre, sagot ng tatay, because it will guide you. It will guide you, kapatid, para magiging mabuti ka. Tama? It will guide us para maging mabuti tayo. Dumating ang panahon, namatay ang tatay niya. Siguro, namimiss niya. Binalikan niya ang Bible niya. May regalo tatay ko, Bible. Binuklat niya. Mayroon namang Pransusik na sakyan. Sayang, no? Okay? Naging matay sa sakyan. Ha? Naging matay sa sakyan kasi hindi nagamit. Hindi pa natuloy nagamit sakyan, no? Nagamit sa sakyan. Bronco ba naman? Naiiwan yung susi dyan sa may TV. Hindi susi dito yung TV. Ganon eh, mga kapatid. How you will give reverence sa Bible? In the Old Testament, Moses said, ilagay mo yan inside sa tuwang sanctuary, sa templo, beside the Ark of the Covenant, for it may be there for a witness against thee. Nakuha niya ibig sabihin? Why? This is how the reverential placements of the books. Tama ba kapatid? Amen. It is included. And if you are going to study about the canon law of the Bible, this is how the proofs, mga pruwi ba ito eh, na ang mga Old Testament people, talagang may authority itong libro ito. Bakit? Sa paglagay pa lang nila, talagang tama. Okay? Amen? Nabahan niyo mga kapatid? Amen. Okay, give me 10 minutes more. Oh. Si Joshua, anong ginawa niya? And Joshua wrote these words in the book of the law of God. And took a great stone. Kumuha pa ng malaking bato. Oh, grabe. Bato lang ha, hindi mukhang tao. Bato, bato lang. Wala namang sinabing bato ng Diyos eh. Oh, pag kumuha kayo ng bato dyan eh, laging idolatry niyan. Wala namang sinabing Diyos yung ganyan eh. Sabi ng Diyos, pagka naglilok kayo, oh, nang mukhang tao, mukhang hayop, mukhang ganito. Pangit pala bro, delikado pala no, pagka sa bahay na to, no, mayroon kang nakalagay na napakagandang lilok ng Philippine Eagle. Lagay mo dyan. Naku po, kahit hindi mo sambahin yan, it will transmit a wrong impression unto God that you are displaying something in order for you to be well known. Ayaw ng Diyos yan. Kaya sabi niya, huwag doon sa taas, huwag doon sa binit, mga isda na yan, ganito, or mga lumilipad, ayaw ng Diyos yan. Bakit? Idolatry, ayaw ng Diyos eh. Bakit? Ano bang purpose kasi pag naglagay ka ng bagay dyan sa ano? Diba? Dinisplay mo. From the word display, you're displaying something that catches attention. Alaka. Tama? You're displaying something that catches attention at ang pupurihin ikaw, okay? They will worship you, the silver and gold, than the giver. Ang Diyos naman nagpapala sa'yo ng ganyan. Oh, sister, ang ganito ganyan, ang ganda naman ng nilagay mo dyan, parang gano'n. O, di ba? Okay? Ang sabi ni Joshua, oh, ano sabi niya? Great stone and sit it up there under an oak. Oak ang ginagamit na kahoy doon sa loob ng templo. That was by the sanctuary of the Lord. And 1 Samuel 10:25, then Samuel told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the prophets away every man to his house. It is the time when he anointed Saul to be a king of Israel, mga kapatid.
And that decree, he put it in him, he laid it up before the Lord, doon sa sanctuary. This is how the Old Testament people, mga kapatid, give reverence to the Word of God. The canonical books, the authority of the canonical books in the Old Testament. Okay? Amen, mga kapatid? Amen. And then, letter B, the law was letter keep in the temple of Jerusalem. In 2 Kings 22:8, and Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Okay? Ibig sabihin, because the law of the Lord was been kept in there, sa loob ng sanctuary, sa loob ng templo, mga kapatid, in the house of the Lord, hindi kung saan-saan nilagay. Okay? Alright? Kaya nga may doon sa Pilipinas, sabi nga ni Pastor Mar Arias, sa Bible of the Church Project, sabi niya, pag magdala daw tayo ng Bible, ganito na dapat. Lagay ang kamay dito sa ano, maglakad ka. Yes. Oh, ganun pala, Pastor? Oo. Oh, ganun pala dapat, oh. Hindi pala kung saan-saan muna. Bakit? Bakit kaya? It was because King David said, ano sabi ni King David? Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee, O Lord. Okay? Ah, kaya pala, Pastor. Okay, sir. Ibig sabihin, ganyan rin. Pag umuwi ko sa Pilipinas, ganyan rin. Brad, siguro. Brad Jojo, sabihin mo sa akin. Sinong snatcher ang lalapit sa'yo o sinong hold upper ang lalapit sa'yo kung nakaganito ka? Mahiya. Mahiya. Tapos ang laman pala. Sino kayo lalapit? Sa tingin mo? Wala. Sisipan lang. Tapos ganito kang suot. Tapos upo ka ngayon sa ano, sa jeepney na, sa sasakyan. Tapos sabay ganun ka, oh. Sobre. Bigay ka na sobre, oh. Pwede ho ba akong magpaliwanag sa inyo ng kaligtasan, mga sir, mga ma'am? Pero may sobre po ako dito. Pero upo kayo mag-alala dahil hindi po ako nangingi. It is my love gift unto you. Wow, ganda, no? Pagdingin, 20 pesos, isa daan lang naman. Kung limang naman ang driver, ano dyan? O, ano ba? Maglagay ka ng mga 50 pesos. Pwede siguro yun, 50 pesos. Mamasahay, no? Or 20. Going forth and coming down. Patungong stop and shop. Para ganon. O, di ba? Pwede siguro yun. Imbis na ikaw maghingi ng pera, ikaw magbigay sa kanilang pera. O, para ganon, ba pwede? Pwede, no? Ganon ka nalang ng sasakyan mo. Sasakyan naman eh! Mga sir, mga ma'am, ako po'y, kung mamarapatin po ninyo, magpaliwanag po ako ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay? At mayroon po akong mga sobre dito. Wow! Ganon siguro. Okay? At pakinggan ninyo at ninyo isa-isa, may love gift po dyan. Ayos yun siguro, no? Wow, ganda yun, ha? Or kung marami kang bigas, Brother Jojo, kilikwilo. Hindi ba mo siya magbigay sa ganun? Hindi ba mo siya magbigay sa ganun? Hindi! Bakit? Kung ako nagbibigay ako sa ganun. Bakit ba? Nagbigay ka? Ay, siyempre nagbigay ka kasi ako nagbibigay ka rin ako eh. Bakit ako nahihiya eh? Pero ikaw ang magbibigay ba? Parang ikaw ang magpaliwanag tapos ikaw ang magbigay. Ikaw ang magbigay. Oo. Bali, reverse kaso pipilahan ka na. Yung ikaw, ikaw nagbigay na sobre. Siya nabigay naman siya nabigay na sobre. Hindi. So, takbo sa sakit pa din. Meron nga sa Cavite, Brad, ano eh. Ang lahi niya parang African. Kailangan nang spread siya ng words of God. Hindi siya nangihingi. Kusang lang siguro ang dalawang bigay. Ngayon, sabi naman ni Pastor Jaime, pag nag-preach ka at may magbigay, tanggapin mo rin! Bakit? Para ipamigay mo uli! Ayos din ah, okay din. Parang ganyan ah, pag magpaliwanag ka, tapos kung may magbigay naman sa'yo, tanggapin mo. Tapos mamigay mo uli.
Di ba? Ayos yan na. Maganda ka na yan. Magandang idea. Kasi yung mga tao ka talaga, ang attention yan pagka wala. Ganun-ganun eh. Di ba? Alright? Nakita ninyo? Ha? Oo, oh, ganyan. Ayos ah, lagay dito ang puso mo. Diba? Wala siguro malapit na stature, no? Siguro kahit may ano ka dito. Okay. You have any question, mga kapatid? This is how we will give reverence to the Word of God. Like the Old Testament people, okay, the Old Testament saints, when they gave reverence, when they it is a proof for them, no, for the Old Testament canonical books. They started it reading the Word of God and then placing the exact location of the Word of God and it is in the house of the Lord of God. Applicable to sa atin, for sure. Okay? High regard ba? Amen. Amen. Amen? Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. Salamat po, Panginoon ako, that in the Old Testament, O God, and even in the entire books, there are some apocrypha questions. And we thank you, God, that we are praying that through the Holy Spirit, we understand thy words, Lord. And help us to understand thy will unto us, thy words. And like the Old Testament saints, give the proof, O God, of the authority of the Old Testament canon of the Scripture by placing inside the sanctuary in the house of the Lord beside the Ark of the Covenant. And it is so also applicable unto us also, Lord, in these modern times, that we will not put the Bible, the words in a place that is not useful, O God, but we will place them or will place it in a place that we call or the time of our communion unto God. We are praying, Lord, to keep this place always secure and give us victory on our next services. And all of these things we thank you and we pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 Sige, basta. Ano 'yung sa pa?